or rather of the piece of the puzzle dito ng Mark Austin Force using his BMI. Woo! Ganun din kaya kabilis yung magagawa niya ngayon sa Game 3. This is it! At ang gagamit ng Gusion ay walang iba kundi si The Hitman, ang pinakamayabang Renny J on the top lane. Tignan natin kung ano ang kanyang maiaambag against Kosei. Oh my! NXP, sinisecure lang muna dito yung farm ni H2O. Muntikan pa yung flame shot. Onting basa para dito sa side ng work. This time, sa kanina naman, ang Little Wanderer. Sakit ng mga poke na ginawa doon ni Yawi. Mapipilitan dito si Unravel ngayon na umuwi. And, well, look at this. Kung papansinin mo na NXP, parang yung in terms of power spike, sila yung mas magiging all around the map. Given na meron sila nitong Gusion na to. At ano to eh, ito yung tipo ng lineup na gusto ng mga early pick-ups. Specifically pag nag-hit ng level 4 itong Gusion na to. Yan talaga yung kailangan nating pansinin dito, Manjin. Yung Gusion na yan, kung paano nila mamamaximum. Hindi to kasi katulad ng isang Claude na magbe-blazing duet sa minion wave, tapos pupunta sa gitna, paulit, rinse and repeat to the point na makuha niya yung dalawang core item niya. But for the Gusion, just simply having the Calamity Reaper, mas magiging malaki na ang impact mo agad sa mga early team fights. Activatable ka agad. Yun yung gusto mong sabihin, Rob Luna. And yeah, I think yung nature din ng hero ay hindi kasi minions ang fina-farm ng Gusion eh. Heroes ang kailangan niyang i-farm. So ibig sabihin, sabi ng NXP dito, Kuya Rob Luna, Kuya Manjin, gusto namin bugbugan agad. Balagbagan agad. Gusto namin aksyon. Parang ganyan. Oh, naku po! Final blow! Ay, nilabas na dito ni kaibigang Dreamer. At nako, that is H2O falling down. So delayed ngayon ang Ling ni H2, level 3. Siya ngayon, meanwhile, level 4 si Chu. Yes, and posibleng kunin na ng work or subukan ng work dito na kunin yung turtle na to. Since H2, kukunin pa naman niya yung kanyang purple buff. Pero look at the positioning doon ni Usei. Alam niya na nandun pa yung Ling. Kaabang. Pero turtle ang ating camera dito. As the camera zooms out, inaabangan si Kosei dito. 7K ang HP ng turtle. Si James trying his best to withstand Dream Arteezy. Ito na yung pasok ni Yawi. Makakita ba tayo ng Hurricane Dance? Level 4 siya dito. Pero naging bola muna si Unravel. Sino makakuha ngayon ang turtle? Oh! It's going to be Chu. Umikot din si Yawi. Nagkaikutan, pare. Yawi, one hit na lang. Tatamaan ngayon ng slice and dice as si James ang may iwan. Oh no. Two heroes will fall down para side ng NXP. Dream Arteezy is now at level 5, pare. Wow! Ang ganda ng point of initiation doon. Nagmintis si Unravel doon sa kanyang mismong yung kanyang Tyrant's Revenge. And not only that, pag Hurricane Dance ni Yawi, hindi niya doon na pin down yung Claude ni Chu at sinabayan niya ng sayaw. Pag Hurricane Dance, sumayaw din doon yung Claude at nakuha niya pa yung turtle. Yun nga eh. So parang alam na ng work, no? Ang dami na kasing YouTube bots din eh. Mm-hmm. Nung mga highlight plays ni Yawi, pero ang hindi naabangan ni H2 dito ay ang pasok ni Unravel. Siya pa rin makakuha dito ng orange, pero H2 makakapag-akit pa rin. Mabubuhay pa din siya. Ito na yung counter go ng side ng NXP. Major shower mula kay Exhort. Buhay pa si Arteezy dito. Unravel. Kunat. Fight me. Makunat talaga. Nabuhay pa. 3 Arteezy with the final blow. At buhay pa nga yung dalawa dito sa side ng work. Trying their best to delay H2O. But 3 Arteezy, Rob Luna. Ginawang tapa yung dinosaur, Manjin. Alam mo kung iisipin mo, yung rocket na pinabalik doon ni James, muntikan nang maka-double kill, pero sobrang kunat ng mga members ng Work Oster Force at si Yawi pa, yung panda pa, ang unang napitas dito sa may top lane. Grabe, pare, ngayon ko lang narinig yun, ha? Parang Dicelog. Dinosaur, sinangag itlog. Oh, ganon ang ginawa dito ni Trimar. And yeah, tama ka. Kumukunat dito yung work. And sila yung nakakuha ngayon ng mga magagandang rotation. Same as game 1, game 2. Ngayon, anong plan ng NXP this time, Rob? Hindi sila makabawi. Kailangan nilang ma-utilize itong Gusion na to. Ito yung cheese pick na ginawa nila dito. The execute dito ni Renny J, hindi pa niya nagagamit. So, kailangan nilang magamit yung Gusion na yan. We're already going into the 5-minute mark wherein wala nang energy shield. Pero si Trimar TZ with this Benedetta, look at this KDA. Wow. 4-0 na tong Benedetta na to. Pare, pinapakitaan tayo dito ng mga malulupit na crossover movements.
ni Trimar TZ. And tama ka, kumbaga, si Rene J, dapat i-activate niya na dito yung kanyang ano eh, yung kanyang model mode eh, yung kanyang pictorial mode eh. Oh, pag-usyon siya eh, alam mo naman si Rene J, mahilig din magpalit-palit ng DP. Kumbaga, dapat eto, i-on mo na kagad. Kailangan, kumbaga, tama ka, isa sa mga win condition, activate Rene J right now. Kailangan na. Kailangan na nila talaga yung tulong dito ni Rene J. At kung papansinin nyo ngayon dito sa mapa, Sasali na siya dito. Pero alam mo kung ano ang nagbibigay ng problema ngayon dito kay Rene J? It was actually Kusei. Hindi niya rin maiwan-iwanan dito yung Chu sa may top lane dahil once na magawa niya yun at hindi, wala siyang nagawa all throughout the map, sure na basag yung Torre sa may taas. Nako, speaking of Kusei, ayun na yung ipit ni Yawi dito kay Kusei, ang main target. Habang si Rene J nandito sa gilid, eto na nga, kinagat si Kusei! Pero naku, nagay lang si Rene J, pero malalim dito si Trimar, ha? Siya lang mag-isa as work of Rene J. Eto na nga, up! Rene J, makakuha pa ng kill! Oh! For the first time in forever, sabi niya, baka Rene J ito, pero sabi ni Chu, ako naman, it's time for the Blazing Duet. At ayun, yata, si kaibigang Rene J, may konting TP pa, kulang ang pinipindot ni kaibigan Chu dito, ladies and gentlemen, buhay ang work. May unting pagbawi ang NXP, but it's still work Oster Force dictating the tempo of the game. Yes, nasa kanila pa rin naman ng tempo, but still NXP, naka-shutdown sila doon with Dreamer TZ. Ang ganda nung pag-flame shot doon ni RTZ dahil yun yung nagpabagal doon sa Gusion na yun kung bakit natinanggap niya lahat ng mga bala nung Blazing Duet doon ni Chu. At this point, Manjin with a 2,000 lead for Work Oster Force, sila na yung pinaka-confident dito sa mapa na to. Isa-isa nilang binabasag ngayon ang mga sideline turrets ng NXP. Speaking of isa-isa, another one mula dito sa work Oster Force, taking down James Yawi, trying his best to make a play dito, pero yung slow doon sa Wushu Umbrella play yung makakahuli kay Yawi. And wow, work Oster Force, same situation as the previous game, dominating NXP sa early stages of the fight. Nice bait mula dito kay Trimar. Si Trimar naging malalim naman this time. Delikado yan. Tempest of Blade, shutdown to, killing spree para dito kay H2O. Oh wow, pero tingin ko Manjin okay lang din na napitas doon yung Benedetta dahil ang daming namang nakuha na objective ng Work Oster Force. Nabasag nila yung Torre sa gitna, na invade din nila yung purple buff dito nung Ling, at posible na lirangkunin din tong turtle na to. But NXP, gusto nila dito ng bawi. They would like to punish Work Oster Force this on this turtle, at ang ganda ng kanilang posisyon, mukhang hindi na iko-contesto ng work. Sabi kasi ng NXP, alam nyo naman, work, kanina pa kayo lumalalim eh. Mm-hmm. Kanina pa kayo eh. Na turtle ngayon na kay H2O. Ganitong-ganito din nangyari ng game number 1. And marami na rin kasing tools this time ang NXP to counter go. Parang ganyan, Rene J nag-activate na habang si Trimar TZ mapapaback na. NXP with a snap. Nasa kanila na this time yung momentum, Rob Luna. Yes, posible nating sabihin yon, pero look at work. They're isolating their members right now. Even with Kusei na medyo malalim na siya doon sa may bottom lane. Pero eto na, Rene J. Hindi at na magiging maganda yung isolation na yan para sa work. Pero joke lang pala, dahil sabi dito ni Chu, atakay natin kayo, pero Exhort na kipaglabanan ng bala, pare. That is Exhort taking down Chu. So unti-unti nagpo-fall off dito yung work. Tama ka, Rob, yung work nag-isolate sila. Pero kasi sabi ng NXP, aba, nag-iwayo-walay kayo, ah, pipitasin namin kayo isa-isa. And with this, naibabalik ng NXP yung lead sa side nila. Definitely, medyo napakakabawi na nga talaga dito yung NXP. And given that, etong si Rene J, ramdam mo na rin yung kanyang damage. And 3-bar TC, tatlong miyembro yung kanyang sinaslice and dice. Pero si James, yung dinosaur, kanina mo pa ako sinaslice and dice, kaibigang Trimar, ha? At nako, pero si H2 dito, may target nako. Nag-audition nata ang Work Oster Force. NXP, ladies and gentlemen, having the momentum right now, na ibabalik nila, pare. Naku, ito na! Isa pa, action time! Oh, Rene J, nakita mo yun? Flinip niya pa yung phone niya pagkagamit niya nung incandescence? Partida, naka-charge pa yun. So, ibang klaseng pag-ikot yung ginawa doon ng Gusion na yun. Muntikan niya ng mapitas, pero ito yung ipit sa pader kay Chu! Oh, no! And another one. NXP, akala natin nalulugi na sila kanina, pero tama ka, Rob Luna. We're not saying na NXP na tong game na to, pero yung work kasi, it's the same story as game 1. Lamang sila, pero may mga pitas na nagaganap. And Trimar, he needs to respect
yung kakunatan na ngayon ng NXP, hindi na siya makakapitas at hindi rin siya makunat, Rob. Oh my! Sakit! Sakit! Kailangan niyang gamitin yung Tempest of Blade niya doon. There's a possibility may na burn. May burn damage from that flame shot. RTZ is very, very good in using those flame shot. Pero speaking of good, grabe yung combo, pare. Meteor Shower Hurricane Dance combo mula dito sa side ng NXP. May counter combo mula dito kay na Dream RTZ. It's still an even ball game. Si Iso pa rin ang ating nakikita. Pero alam mo, sa laban na to, Rob, kailangan mag-ingat dito ni Rene Jaya kasi yung damage dito ni Kusei might be enough para sa isang Sipa. What, buti na lang eh, nag-build na agad siya ng Winter Truncheon. Pero yung pick-off doon sa NXP, Exhort and Yawi. Ito na naman yung Lord Dance natin, Manjin. Crucial to, ha? Kasi kung tinitignan ko, pinapansin ko to, Rob Luna, na si Trimark kasi risky yung mga pasok niya eh. Mm-hmm. Yung mga slice and dice niya, yung mga final blows niya, yung mga parries niya, risky that, eh. That is just how good Trimark TC using the Mineneta. Kasi kung confident kang pumasok, kung kaya mong timingan yung mga eye for an eye mo, pwede ka pang mambait ng mga stunts na manggagaling dito for NXP. Like sabihin na natin the Tempest of Blade, pwede mong timingan yung pag knock up nun using the eye for an eye, masastun mo dun yung link at posible nilang ma-pick off yun. But speaking of pick off, kakasabi mo lang, Rob, sinipa! Boom! Downtown! RTZ! 3 points! Oh my! Mapapashot ka na lang bigla sa flame shot na yon ni RTZ dahil dalawa ang nawala dito sa NXP. Libre ngayon dito ang Lord para sa Work Oster Force. Gravy, Kuya Rob Luna. Parang it's the aim time eh. Oh. Eyes on my veins! Sabi ni RTZ, eyes on my veins, playa! At dahil doon, libre pa yung Lord. And tama ka eh. Yung si Kosei, delikado talaga, high and dry. One hit lang si Rene J nung, ay one hit combo lang si Rene J. At eto pa, nako, counter go para kayawi dito. Hindi na nakapag-yakap si Unravel. Naging bola na lang si Unravel dito. Labas yung mga sword spikes dito ni Rene J. As still, chew pa rin ang mga kuha ngayon dito ng kalamangan. Work Oster Force. Disiplina muna, sabi nila. Kailangan nila itong disiplina na to. May damage output dito ang NXP. They have this Chang'o na posibleng dumipensa dito sa first Lord na to. Pero hindi na pwedeng maulit yung pick-off na yon sa kanilang dalawang assassin. Dahil pag nangyari yun, posibleng tapusin na to ng Work Oster Force. Look at the minimum equilibrium ngayon ng Work. Sabay-sabay lahat na pumupunta sa mga beast turrets dito ng NXP. Same story as game number one. Ganitong situation din ng NXP kanina. They still have the Chang'o. They still have the Barracks sa kanilang side. Pero ayun na nga, yung Blazing Duet Ichu sa loob. Wala kasi yung Lunox eh. Wala yung Lunox na mag-shred ng HPs. Eto na, anak ko, malalim masyado si Chu, pero BMI out lang. Walang nababasag na tower dito, but still, it's still Work Oster Force controlling this game. Eto na nga, napagamit na si Exhort ng kanyang Meteor Shower. Nako, mayakap wala kayang Ravel, pero nasan yung mga kampi niya? Oh no, ang ganda sana nung Tyrant's Rage na yun sa dalawang members dito ng NXP, pero timing naman, doon sa paglubog doon ni H2, nako man Jin, mukhang kahit papaano ay nakakabawi dito ang NXP. Oo, kumakapit pa Rob Luna. Tinataas pa ng Aether Clan ang kanilang kamay para sa energy ball. Nag-grow as a player dito si Rene J. Nag-winter transition. At ayun, nawala na ngayon si Kosei. Pero nandito si Cho with a Blazing Duet. Habang si Trimar naman yung tatapos sa buhay niya. 35 seconds down. Ipet! Si kaibigang Rene J. Meanwhile, ang ganda ng ipet! Inipet ni Yawi si Chu. At ngayon nag-aabol na si ang NXP. Nako, hindi niya nakita na nauntog si RTZ doon. And Work Oster Force mapipwersang mag-back. Nice defense para dito sa side ng NXP. Definitely a nice defense coming from NXP. Pero wala silang makukuhang any objective right from there dahil wala pang Lord
given na nakakuha sila doon ng mga magagandang pick-off against Work Oster Force, mm-hmm. pero for Renny J, nagamit niya na kayo dito ang kanyang Winter Truncheon. Work Oster Force, pwede nilang timingan to. Pwede nilang pasukin ng pasukin dito yung Gushon dahil kaya nila yun. Even with Kusei, nakita mo yung damage niya doon with the Way of Dragon. Halos kalahati agad. At yung clean-up na ginawa ni Trimmer TC, yun lang yung kailangan nila para mapatay itong Gushon na to. Pwede yun, nila tong gawin. Ulit-ulitin, yeah, Manjin. Pero kailangan pa rin mag-ingat ng work, no? Kasi, men, NXP is still deadly. Mm-hmm. Kasi kung iisipin mo, ganitong-ganito din yung nangyari kanina. Yes, walang nakuwang objective ang NXP. Pero yung space kasi, nagkaka-item dito yung NXP. Nagkaka-throw all the first potential. And iba talaga mag-ipit, pare. Pero may ano kasi, eye for an eye. Para dito kay Trimar, final blow. Renny J main target dito ng Trimar. Pero nandito na si H2O, nandito ang Big 3. Kasama ngayon si Exor. At ayun yung yakap ni Unravel. Si Trimar ang target nila. Shut down! Wala na si Trimar dito. Nagkakagulo ang work. Pero tignan mo. Si Kusei! Si Kusei! Kusei! Sumisegue! Kusei! Basag ngayon yung bottom side. NXP trying their best. At least makuha pa rin ang pick off. Huling ngayon si Unravel kinagat. At ayun na burst down siya. Pero yung yin-yang overturn na nandito na. Pero ayun pa rin yung damage ni Nechu. Napakasikip naman ng laban na to. At yon si X-Sword sa Winter Truncheon. Pero bitin pa rin. Dalawa ang wala ngayon sa side ng NXP. Nagulo sila doon sa push na ginagawa ni Kosei sa baba. Napilitan silang mag-responde doon sa ibaba. Tapos sakto din yung team fight na yon malapit sa may purple buff with a Jit Kun Do na mga galing from Chu. Ngayon, dalawang members dito ng NXP ang wala. Posible na silang mag-lord or basagin na lang muna ang isang natitirang tore ng NXP. Wang nalalapit na ang katapusan as Work Oster Force will try to finish the game. Wala na rin ngayon si H2. Oh no, si Chu mapagamit pa ng sarili niyang Winter Truncheon. Let's see, kaya-kaya ng NXP to ha. Stomp the yard para kay James dito. Hindi pa tapos, may isang wagon. Pero look at the damage dito ni RTZ with the Wushu Umbrella Flea. Oh my glove! Tapos ata ang laban. Tapos nga, Work Oster Force will take game 3. And this series is now 2-1. This winning moment is brought to us by Master Secreto ng mga guwapo. Oh no, guwapong-guwapo talaga ngayon ang Work Oster Force as they are just one win away to secure their next round dito sa atin sa... What?